Okay, visualize yung kwento. May isang lalaki na nagnangalang Hob. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain." Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Hob kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong aalisin ang lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya." Isang araw, dumating kay Hob ang isa niyang kauhan. Sinabi nito, "May dumating na mga sabeo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po pati ang aking mga kasama." Hindi pa ito nakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman kay Hob, "Tinamahan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat." Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakain, hinampas po ng napakalakas ng hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat." Tumayo si Hob, pinurit ang kanyang damit. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nakasala laban sa kanya. Muli si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad na nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Hob sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayog ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Hob, "Di mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Di ba natin tatanggapin kung bigyan na tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Hob ng laban sa Diyos. Pwede ba ilabas yung lesson 14, pagsubok. Hanggang dyan lang ang basa at ulitin. Karaniwan sa Bible study, 3 beses babasahin. 2 beses ulitin nila. Pero ngayon, dahil mga magagawa tayo, familiar tayo sa kwento, hanggang dyan lang. Okay, dadako tayo sa mga tanong. Ang tanong tungkol sa kwento. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Pwede ba mag-share sa inyong grupo for 1 minute? Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sige po. Ang action plan ay anong pangalan ng kahit isang tao na pwedeng bahaginan tungkol sa pagsubok. Babahaginan ko si Kuya Ed, kapitbahay namin dyan sa Kahinta. Pwede po ba magpartner-partner ngayon, magbahagi sa inyong partner anong pangalan ng isang tao, pwedeng bahaginan siya tungkol sa
kahalagahan ng pagsubok, yung kwento tungkol kay Job. Pwede pa ba? Partner, partner, anong pangalan ng isang taong pwedeng bahaginan?